Sir, can you give us more details po sa meeting niyo with transport groups and paano nag-come up doon sa decision, sir, na ihinto nila yung Tigil Pasada? Well, I'm glad that ako'y nagpapasalamat naman sa kanila na sa palagay ko ay naramdaman nila they have made their point and they have made their point very clearly na kailangan natin tignan at pag-aralan ng mabuti. Ito yung masinabi ko na noon na balikan natin itong sistema na sa pagpalit ng yung sa jeepney at saka sa mga bus at saka sa mga iba't ibang transport areas ay kailangan natin tignan na mabuti na hindi tayo nagbibigay ng dagdag na pahirap para sa ating mga transport workers. Of course, napaka-importante na safe ang kanilang mga sasakyan at kapag tayo nga ay papasok sa era ng electric vehicles ay dadahan-dahanin natin. Ngunit ang problema na kanilang sinasabi ay baka hindi sila mapautang para makapagbili ng bagong sasakyan. Kaya yan ang tinitignan namin ngayon, na tiyakin na walang mawawalan ng trabaho dahil hindi nakapagbili ng electric vehicle. Pagdating ng panahon, wala pa tayo doon. Pero sa ngayon, ang ginagawa lang natin, tiyakin lang natin na safe ang ating mga sasakyan, na hindi malalagay sa alanganin ang mga pasahero, ang mga commuter, at maganda naman ang aming usapan at nabigyan natin ang sarili natin together with the transport groups and the government ng kaunting oras para December 30 nag-postpone tayo hanggang December. Sa palagay ko, sapat na panahon yun upang magawa na natin lahat ng kailangan gawin para ayusin ang sistema ng pag-inspeksyon at pagpalit ng ating mga jeepney, ating mga transport workers.